Tito Johnson, bingi pinanganak itong 17 taong gulang na biktima, no? Pero tila hindi natahimik ang mundo nito matapos sa gahasain o pagsamantalahan umano ng dalawang kapitbahay nito sa magkakahiwalay na pagkakataon. Kahapon, Tito Johnson na aresto na ang isa sa mga suspect, ang 60 years old na kapitbahay ng biktima, matapos silbihan ng warrant of arrest para sa kasong sexual abuse. Ayon sa police, Tito Johnson, ika-apat sa listahan ng most wanted persons ng QCPD Station 14 itong suspect. Inireklamong lalaki Agosto noong nakaraang taon matapos mapansin ng magulang ng biktima ang kakaibang ikinikilos ng anak. Hinala ng ama buntis umano ang dalagita at nakumpirma ang kanyang suspetsya matapos mag-positive ang pregnancy test ng anak. Dito na umamin ang dalagita at itinuro ang dalawang kapitbahay. Pero itinanggi ng 60 years old na suspect ang paratang. Samantala, Tito Johnson, yung isa pang suspect, ang 26 years old na kapitbahay ng biktima na una nang naaresto noong Enero, ay hindi naman tinanggi itong aligasyon laban sa kanya. Willing po akong magpa-DNA test para lang malaman yung totoo. Natukso lang, sir. Natukso lang po. Hindi ko alam, sir, na minor de edad, sir. Isang beses lang, sir. Umiiyak pa ako, lagi ko sinasabi, bakit niyo ginawa sa anak ko yun? Ako ang mananagot po sila sa ginawa nila sa anak ko. Ang dalawang suspect na nagkaroon ng magkahiwalay na insidente sa pangahalay sa kanya. Minsan nag-aalaga din nung dito sa huling suspect na nahuli natin ng mga anak nito. Saka minsan naiiwanan nila sa bahay dahil pareho sila nasa trabaho. So, kaya lang minor de edad niya, sinamantala naman itong mga suspect natin. Saka yung pagiging PWD niya. Tito Johnson, ayon sa ama ng biktima, no, kaibigan niya itong dalawang kapitbahay, pero gayunpaman, desidido sila panagutin ang mga ito dahil sa mga aligasyon, dahil sa ginawa nila, yung aligasyon na ginawa nito sa kanyang anak. Tito Johnson? Maraming salamat, Ana Cerezo.